Tapos eto, ang ano nun kasi, pipila ka, tapos isa-sign niya ni Daniel. Tapos parang di, nagsasign si Daniel, tapos sabi ko, Daniel, I love you! Parang bago umalis. Tapos pinapaalis na ako nung ano, nung manager, ay nung parang room manager na, alis na po, sabi ko, Daniel, I love you! Tapos sabi ni Daniel, talaga te, sabi talaga ni Daniel, I love you too! Gumanon siya te. Kasi parang, alam mo yung hindi ko napigilan. Tawan-tawa. Hello, welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkakwentuhan, magkikismisan at magkukudaan lang. About life, adulting, career, love life, kaperahan, pop culture, kajologan at kung ano-ano pa. I'm Jazz. And I'm Dustin. And we are your Kuda Serye host for this episode. Yes! Kamusta kayong lahat today, mga kakuda? Mukhang happy naman ata sila. Happy ka ba ngayon, Josh? Sakto lang. Happy naman, te. So, eto na, legit first episode na oo, ikaw ba? Ang co-host. Excited na ako. Excited na ako. Lagi naman ako excited. Kaya bakit ka excited? Wala lang. Kaya ataas ang energy ko. Ang aga-aga po ngayon, okay, mga kakuda. So, for this episode, te, kasi nga, nabanggit natin dun sa ating, ano, first anniversary episode na pwede nyo pa rin pakinggan. Kamusta naman yung first anniversary episode? Grabe natin. Te, grabe yung reception. Wala masyadong nakikinig. Te, okay naman. May mga bumati ng happy anniversary. At sabi nila, yun lang daw yung pasabog. Parang in-expect naman. Charot, hindi na. Kaya marami, mas marami pang pasabog sa mga susunod na episodes. Oo, yun talagang dapat pasabog yun. Ang tenga nyo. Charot sa Spotify. Ayun nga, te, napag-usapan natin na mahilig tayo sa mga artista, ganyan. Ang gusto kong topic, ito kasi kung may mga friends ko, alam nila na ako parang fangirl talaga. Tapos ikaw, fanboy ka din. Oo. Na alam naman ng lahat na kung sino din. Kung yung mga friends pala natin. Pero yung mga syempre ngayon lang mga kaalam. So yun yung medyo ano namin kay Dustin. Ayun yun yung common din namin ni Dustin na mahilig kami mag-fanboy, fangirl sa mga artista. At ayun yung gusto natin pag-usapan. Ano ba yung mga pinaka mga malala mong ginawa, pinaka mga gastos mong binili. Okay lang ba? Oo naman. Tsaka ano, hindi naman natin kinahihiya. Ako never ko naman kinahiya yung pagpa-fanboy. Same. Siguro pala. Hindi, medyo minsan nakakahiya kasi yung iba, diba? Alam mo naman yung judgment ng mga tao. Pero parang wala eh. Mas nangingibabaw pa rin. Oo, mas nangingibabaw yung pagka-fanboy at fangirl natin. True. Sa mga ano, pakinila, diba? So, te, ang una kong tanong, paano ka, sino, kung naaalala mo, sino yung una-una mong finan boy? Sino unang artista, banda, ganyan na nagustuhan mo na nung bata ka? Sige, mag-share na tayo. Ako ang dami. Ako nung bata ako, parang iniisip ko rin, binabalikan ko, hindi talaga ako mahilig sa artista nung bata ako. Na-realize ko yun. Parang mahilig ako man, nanonood ako ng teleserye, pero parang wala akong pake sa kanila. Parang. Dati, ayaw na ayaw ko dati ng ASAP, kasi parang sabi ko, parang ano, ang, di ba parang overconfident ko na sila, Martin, yung parang nakakainis naman to, papampa masyado. Si Martin kasi ang nakakainis talaga. Dati, pero ang galing ni Martin Yevel. Parang, siguro nung bata ka, hindi mo gusto yun. Marirealize mo na, ah, ganun pala talaga yung parang pag-performer. Parang, tapos yun, nanonood naman ako ng mga teleserye. Pero siguro mga gusto ko dati sila. Yan yung mga, ano, Claudine Rico yan. Mga love teams, Bojo Molina, Miley Tisa. Mga ganun. Pero hindi talaga fanboy na parang inaabangan ko, gusto kong makita lagi. Nag-start ako maging fanboy talaga kay ano Sarah Geronimo. Yun talaga. Siya talaga ultimate. Kasi siguro parang ano mahilig kasi parang sila siya din yung nagsimula kung bakit ako nahilig sa reality shows, parang mga contest. Kasi 'di ba nag-start si Sarah sa Star for a Night. Mm-hmm. Yun talaga tinutukan namin, ng pamilya namin yun na. Nanonood kami ng every Saturday Channel 13.
si Regine Velasquez pa yung host nun. So, nakita namin siya magsimula hanggang matapos. Tapos hanggang sa sumikat. Kaya parang... siya na talaga ko, yung may... bet mo nun. Oo, kasi parang mahi... yung parang, alam mo yun, bilang Pilipino, gusto mo yung mga underdog. Tapos medyo galing siya sa hirap. Tapos ang bait-bait ng aura niya. Yung parang, ay, kawawa naman si ate. Sana manalo siya. Tapos yun, nakita mo siyang mag-soar. Kaya parang may connection. Tapos siguro parang yung pangarap mo rin maging artista. Parang sila yung ano realization of your dreams. Oo. Tapos parang yun. Hanggang ngayon, supportado ko siya. Ang sarap maging fan ni Sara Herrario. Wow! Hello po sa mga Popstars. Pero hindi ako member ng ano, hindi ako member ng Popstar. Pero parang na-identify ko yung sarili ko as Popstar. As a Popstar. Yes. Ikaw ba? Ako madami, pero ayun nga, kasi sa'yo, kung may main talaga, parang pag Sara, Dustin agad yung may isip. Oo, ng mga kaibigan ko. Ng mga kaibigan natin. Ako kasi, ako naman, parang siguro ang masasabi ng mga nakakilala sa akin, ang dami kong fina-fan at madali akong magkagusto sa isang something na artist. Ang pinaka naalala ko na ay F4 muna talaga. Doon ako naging fan girl sa F4. As in, kinolect ko yun. Mag grade 6 yun eh. Oo. 2000 something. Mm-hmm. Tapos doon talaga ako nag-start mag-collect-collect ng mga kung ano-anong items nila, mga poster. Nabibili. As in, F4 talaga yun. Meron akong picture nung grade 6 ako. Dinala ko yun nung napunta ako nung 2019 sa Taiwan na yung wall ko puro F4 na mga poster. Yun talaga. Sobrang fan ako. Binili ko yung mga CD, memorize ko yung mga song. Iba talaga kasi rin yung ano, yung dala ng F4 nun sa Pilipinas. Oo. Kasi parang sila... talagang phenomenal talaga yung ano. Tapos Meteor Garden. No? Lahat nanonood ng Meteor Garden. Oo. Tanda ko, nung sa school namin, ano nga, first year, second year ata ako yan. High school. Tapos, parang ang nangyari, parang hanggang 4 o'clock ata yung Meteor Garden. No? Oo, tapos minove. Oo, inadjust. Kasi nga maraming mga kabataan yung hindi nakatanood. Inadjust. Pag-uwian talaga dun sa lobby ng school, ang daming nakaabang na, kasi may TV doon na nanonood. Hindi mo na umuwi yung mga tao. Kasi hindi maabutan. Ano ko ngayon, parang may demand na i-move nyo. Parang alas 3, alas 4, i-minove ng alas 5 para nakauwi na yung para mga bata. Para makanood ang mga bata. Tapos nagkalat yan sa mga ano, yung posters, nagkalat sa daan, yung mga texts. Uso pa rin yung mga texts na ganun eh. Feeling ko lahat na bili ko, pamaypay, postcard, t-shirt. Na, yun yung feeling ko. Ewan ko saan nanggaling pera ko. Siyempre, humingi sa magulang. Yun yung andami kong nabiling kung ano-anong merch. Merch, hindi pa uso ngayon. Hindi pa ngayon lang nauso-uso yung merch yung tawag sa ganun eh. Ang next ko, te. Sorry, madami to. Kasi ikaw, Sara lang eh. Next ko, te, nung high school. Oo, isa lang. And then, honestly, isa lang talaga. Oo, parang... ikaw, yun ang ano ko talaga sa'yo, Sara lang. Tapos, nung mga high school na... medyo, alam mo yung emo-emo, nauso yung mga emo. Tapos, mga bands na mga emo-emo. Tapos, Avril Lavigne. Parang bet ko maging si Avril. may mga poster din ako. Jajambihin. Yun yung high school ko. Avril, My Chemical Romance, mga ganun. Yun yung mga ano ko, bet ko. Eto, te, wag ka. Malapit na mag-college. Ang next kong nabetan. Eto yung... hulaan natin. Sino to? Pumunta ako ng mall show. Hindi pa. College, high school ba rin to? Parang pa-college na din eh. Pero parang mga ganun, fourth year, ganun. Hulaan mo tayo, nagaling din siya sa reality TV show. Hindi siya nanalo. Nanalo ba siya? Singer. Sino to? Sam Conception. Little Big Star. Siya ba nanalo? Si Jeronimo ang host niyan. Oo. Siya nanalo sa Big Division. Tapos, ang meron yung Big Division saka Small Division. Small Division. Sila ano naman yun. Si Rap Salazar yung nanalo. So, ikaw, baka kailangan natin ng isang episode ng reality TV kasi ikaw, ang dami mo din yung alam. Oo. Saka ano kasi ako, pagdating sa pangalan, saka sa artista, ewan ko, ba't sobrang matanda? Oo.
Te oo, tanda mo lang. Natatandaan ko yung pangalan, natatandaan. Pagka para nakita yung lola ko. Kunwari nakita ko to sa The Voice, tapos natalo sa The Voice, sumali sa tawag ng pangalan, natatandaan ko yung itsura, saka yung pangalan. Napapasearch tuloy ako, addict sa reality show. Oo, ikaw nga yun. Naging parte ng reality show dati. Hindi na. Ayun, yun. Just some conception. Oo, there's some conception. Pero isang beses ko lang siya napuntahan na mall show. Kasi, iba rin kasi yun. Ang hirap ng taga-probinsya, eto naman, ang hirap ng maging fangirl na taga-probinsya, no? Kasi, hindi naman masyado pumupunta yung mga artista dito. Kaya tinong nakarating tayo ng Maynila, bet natin laging pupunta ng Makati dahil marami artista. Nag-aabang na artist. Baka di tayo sa Green Belt, baka makita natin si ganito. Nung mga fresh grad, nung bagong dating ko talaga sa Makati. Kaya talaga, punta tambay tayo doon, mag-aantay lang kami ng may dadaan na artista. Mga banu. In fairness, ang dami naman natin nakita nung na artista. Ewan ko, kasama ko ba yung Bangs Garcia, Jed Madela, nakita na si Jed Madela. Nung nag-QC ako, parang wala na sa akin kasi parang yung area namin, dun yung ABS, dun yung GMA, get. So, dadaan-daan lang, kasama mo pa dun sa building, mga ganun. So, ito na yung next na sigurong pinakamalala kong finan girl. Alam mo na may mga nakaaway pa ako. Kilala na natin. Ito din kilala yung feeling yung ko na, artista na, yun. Na sinabi mo kanina, yung nakita mo yung pinaka-start niya hanggang sa parang ngayon na sobrang sikat na talaga as in biggest. Alam naman natin. Diba, diba nakaka-proud na makita yung fanboy, fangirl mo na ang dami nagmamahal din sa kanya. Wow! Hindi, totoo, diba? Parang, tapos pinatanggol mo sa mga bashers dati. Oo. Saka yung achievements niya, parang feeling mo, proud ka sa achievements na parang gano'n. Pero gets. Ikaw, basher ka rin eh. Basher ako. May charis. Pempeng ko dyan. Diyos ko, sorry. Huwag masyado nga. Ayun, te. Alam na natin. Sinabi ko na ba? Daniel Padilla po. Daniel ang talagang nasimulan ko siyang abangan. Ay, napanood ko talaga siya sa Growing Up. Tapos bet na bet ko kasi yung mga ganong emo-emo na parang emo. Mag ganun yung style niya dati na emo, tapos bad boy. Ano nakita mo kay Daniel? Para kasing meron din akong crush sa reality na parang siya na yung tahimik na bad boy. Tapos parang feeling ko makamukha sila. Tapos parang... Sino yan? Hindi mo kilala, ka SK ko yun. SK ko yun dati. Tapos parang sabi ko parang may resemblance. Tapos parang ganun talaga yung mga nabebetan ko. Mga bad boy-ish. Tapos yun, hanggang sa follow ko na siya hanggang Princess and I? Princess and I. Hindi, ano-ano ba yun kaysa God to Believe? Princess and I muna. Na dapat po ay hindi si Daniel talaga ang love team niya doon. Si Catherine ang love team niya, dapat si Enrique. Pero ako hindi ako fan naman ng Katniel, pero okay lang naman sila. Oo nga, alam ko, gets ko. Ako naman kay Sarah, sakto lang. Parang ikaw lang din yung nag-ano sa akin na manood-nood kay Sarah, ganyan. Oo, hindi niya natutuwa ako kasi parang yung mga... Magaling talaga bilang fan ni Sarah, tapos parang pag na-influence mo yung mga tao, na ay, shit, oo nga, magaling ka. Pero ang magiging proud ka, o diba, sabi sa inyo? Oo, yun nga. Yung diba? Parang may nahatak ka dun sa, na nagugustuhan. Oo. Talaga. So yun, si Anichi, fan din yun ni Sarah. Shout out, Anichi, aming college friend din. So yun, siguro yun yung pinakamatagal ko ngayon, na hanggang ngayon, sobrang ano ko kay Daniel. Anong tawag sa mga fans ni Daniel? DJs. Yuck, hindi totoo. hindi ko alam, hindi rin ako member ng mga fan. Ewan ko, hindi ako comfortable na maging member ng mga fan group. Parang ako na lang mag-isa. Gets mo? Parang, ano yung... Daniel Rocks? Daniel Rocks? Daniel Rocks ba yun? DJ, parang DJ something ata. DJ! parang, may, di ba parang may sumikat na fan ni Daniel? Nakita niya si DJ! Oh, yung umiiyak na bata. Medyo ganun na ako dati. Charot. Pero yun nga, dati. Si Daniel din, yung una kong mall show na pinuntahan. Siya yung pangalawang artista na pinanood ko ang mall show. Mm-hmm. Tapos, siguro mga nakadalawang mall show ako. Tapos, nanood ako ng concert sa Araneta. Mga isang beses lang naman.
Tapos yun. Ano yung pinaka ano, memorable na na ginawa mo sa anong feeling na nasa mall show pala muna? Isang beses na nag-mall show. Ako yung mall show. Oh, bakit? Ano yung memorable na nangyari sa mall show na yun? Yung pangalawang mall show, kasi parang ano yun, yung unang mall show, picture lang with Daniel. Mm-hmm. Tapos grupo-grupo yun, natin nakakalahati lang ang kitang mukha ko. Tapos sobrang hindi pa siya nun sikat eh. Saan yun? Saan? SM Lipa. Dayo pa yun, siyempre pa. From Santa Tomas to Lipa. Tapos yung pangalawang mall show, ito yung marami na talaga siyang fans. Pero parang bibili ka ng album ata, tapos pipirmahan. para makapasok. Oo. Diba ganun yung promo niya eh. Tapos eh, wala akong kasama noon. Yung kasama ko, binilhan ko rin siya ng album para makapasok na. Tapos, dalawa ang album ko, bakit? Tapos, eto, ang ano nun kasi, pipila ka, tapos isa-sign niya ni Daniel. Tapos marang di, nagsasign si Daniel, tapos sabi ko, Daniel, I love you. Parang bago umalis. Tapos pinapaalis na ako nung ano, nung manager. Ay, nung parang room manager na, alis na po, sabi ko, Daniel, I love you. Tapos sabi ni Daniel, talaga te, sabi talaga ni Daniel, I love you too. Gumanon siya te. Kasi parang, alam mo yung hindi ko napigilan. Tawan-tawa. Kasi parang ano yun eh, parang paalis na ako, tapos parang gusto kong sabihin. May picture yun. Iba kasi yung pagka-fangirl mo talaga kay Daniel. I mean, all out ka kasi. Alam mo na, imagine ko yung parang feeling ko, pumunta ka sa malaking, ano yan, mall show, tapos yung binuhat-buhat ka papunta ng stage. Para hindi naman ka. sobrang gusto mo maging makasama si Daniel, tumalun pa ka para buhat-buhatin. Nasa unahan ako noon, so kitang-kita ko siya. Tapos yung ano naman, nung Araneta, yung first concert niya yon, may kasama din akong friend. Tapos, pagkatapos ng concert, pasa-pasa yung tuhod ko dahil halos tumalo na ata ako nung railing. Daniel lang ng ganun. Nasaan ka? Hindi ka nasa ano? Wala. Taga ito, ang ticket namin, parang ano lang, malayo. Tapos nung nandun na, may available pa na malapit, bumili pa kami ng malapit. Pero hindi pa rin siya sobrang lapit kasi ubos na yung mga VIP, ganyan. Para mapalapit lang ng konti. Sold out. Anong feeling na nasa loob ko ng Araneta, tapos feeling mo sold out yung concert? Ay, hindi ko yun masyado iniisip. Hindi mo naisip ako. Mas makita ko si Daniel. Medyo hindi ako yung parang proud, ganun. Ikaw? Ako, the proud. Kasi parang kunwari, maraming beses, nag-start ako manood ng concert ni Sarah nung nasa Cebuano, William na ako. Pero ikaw yung madami ng concert eh. Simula noon, 2012, pagka-graduate, parang nabigyan kami ng complimentary ticket sa Araneta ni Sarah. Mm-hmm. Tapos nandun na ako. Every year, kapag may concert siya, uma-attend ako. Tapos parang kapag nandun ako, parang maaga ako nakapasok, parang kinakabahan ka, shit, mapupuno ba niya to? Parang ang dami pang bakante. Tapos pag nakita mo, parang masaya kapag nakita mo ang dami ng tao. Oo. Tapos parang, may isa akong naiyak concert ka? Charot. Hindi naman, kami ni Anichi ata, may light sticks pa kami. Gusto nga yun niya yan. Oo, tapos parang saya-saya. Tapos first ko na mall show, isang beses na ako pumunta ng mall show ni Sarah. Sa ano naman, SM Santa Rosa. Second year high school. So ang tagal-tagal. Tagal lang pag-iintay. Tapos saglit lang. Yung mall show, hindi naman siya yung on time na nag-start. Tapos sabi, syempre mga bata pa kami nun, parang ano, uwi na ba tayo? Tapos parang sabi ko, sige, uwi na tayo, gabi na. Saka naman dumating si Sarah. Tapos yung mga supportive friends ko. Sige na, punta na tayo dyan. Tapos bili rin ng album, magpapirma. Ako yung isa ako sa huli na nagpapirma nung sa album. Kasi nahihiya talaga ako na lumapit sa feeling. Parang pinilit lang ako na sige na ng mga kaibigan ko na pagpapirma. So, pirma naman. Tapos konting, wala, di pa uso yung ano nun eh, yung picture. Camera phone. Wala akong ano. Tandang-tanda ako, nakapula si Sarah na may ruffles dito. Tapos naka-white na pants. Very Sarah yun. Oo. Hindi pa siya masyadong sikat nun eh. So, pero ang dami na niyang fans kasi ano na, boom na yung Forever's Not Enough. Addict talaga ako. As in, gustong-gusto kong, parang kapag ka, ano,
meron pa kaming time noon na kailangan namin mag-serve sa simbahan. Oh. Eh, di ba? Ang service namin, parang choir ako nun, required. Ano, alas dos, parang ganun. Eh, di ba? ASAP SOP yung time na yun. Oh. Ang ginagawa ko, hindi na ako nagsaserve kasi nga, baka lumabas si Sara Heronimo sa ASAP o kaya sa SOP yung time na yun. Tapos dahil talaga, nabili ako ng iba't ibang, sobrang fanboy, nabili ako ng iba't ibang ano newspaper from Manila Bulletin. Eh, malala. Oo. Yung tabloid. Bakita ko lang kung may news about Sara Heronimo. Nung bata ako na, mga second year, third year high school, ganun ako. Sobrang lala. Oo. Magazine niya binibili ko. Tapos may time ako din ako na ganyan kay Daniel, te. Kada nandoon na magazine, bibilin ko. Diba? Oo. Tapos may time ako na pinunit ng tatay ko yung magazine ni Sara Heronimo. Gawa nang nawala ko yung cellphone. Iyak talaga. Kitang-kita ko yung mukha ni Sara Heronimo. Napunit. DIY magazine. Oo. Pero hindi naman dahil kay Sara Heronimo. Pero nalungkot ako, napunit. Yes. Siyempre, sinagalitan ako. Pero Liwayway Magazine, napunit. Tapos asar ako sa mga classmates ko. Alam kasi rin ng mga classmates ko ng high school na ano, fan ako ni Sara Heronimo. Merong isa din sinasabi niya kamukha para daw sex bomb si Sara. Tapos asar na asar. Iritang-irita talaga ako pag sinasabi na para daw sex bomb. Kasi nga, jologs, parang iba pa yung mga damitan ng panahon na yun. Oo. Makukulay. Kasi uso yung mga kinakurl-curl yung buhok. Sige, diba? Bilang na open mo yan, ipanto natin yung mga parang may nakaaway ka or para dahil sobrang fan mo yung isang tao. Ikaw, sige, ikaw muna. Marami kang nakakaaway eh. Kasi ikaw talaga. Hindi, kasi parang na-off ako kapag kunyari may mga friends sa Facebook. Kasi dati, syempre, sa Facebook. Parang ikaw, all out mo kinakwento na fan ka nito, isang tao, ganyan. Tapos makakabasa ka sa mga friends mo rin sa Facebook na parang binabash. Parang, binabash. Oo, parang, sinasadya mo ba na ako pa rin gan? Parang medyo OA pa kasi ko dati. Kung ikaw, baka naman talaga hindi niya nakita na fan ako, ganyan. Yung mga ganun, no? Off ako na, tapos mga kakilala mo pa, na, tapos minsan may mga nagko-comment pa na ganyan. Pero tanda ko, baka naman nakalimutan niya na ito, may nakaaway talaga ako sa comment section na friend ko sa Facebook na dahil sa pagka-fangirl ko kay Daniel na parang may kinoment siyang hindi yata maganda tapos parang nakipag-away ako. Parang, ang ano ko kasi doon, let people do. Yung mga, kung gusto nila mag-fangirl, kung wala namang natatapakan. Mm-hmm. Pag ako nangyari nga, may mga nakikita ko na natutuwa pa ako eh, na kuwari same ko din, na bet din si Daniel. Mm-hmm. Eh, same ganyan. Meron din ako naman naging friend na sobrang naging friend ko. Eh. Oo, na dahil same kami na bet namin si Daniel, ganyan. Pero nung medyo tumatanda na te, hindi na rin ako ganun talaga. Nung mga medyo tabata tayo, yung na talaga nagfa-follow, bibili ng mga magazine, ng mga merch, pupunta sa mall shows. Tapos ako naman, support pa rin. Support pa rin. Nanonood ka ng mga movies. Yun na lang, yung mga concert, ganun. Concert. Movies, ganyan. Ayun. So, yung mga teleserye, papanoorin. Yun na lang. Nung medyo tumanda na tayo. Pero may kwento ako na parang feeling, yung huling nakita si Daniel sa personal, sa Sentries. Hi, Kakuda! Isa ka rin bang podcaster katulad ko? Alam mo ba na pwedeng tayo ditong kumita sa pagpapodcast na ito? Alam mo yan? Kung hindi mo pa alam, ito na. Sinasabi ko na sa'yo. At kung gusto mo rin mag-earn kahit konti lang from podcasting, mag-join ka na sa Podmetrics. Pumunta ka lang sa podmetrics.co at doon mo makikita ang ibang mga brands na naghahanap din ng mga podcast katulad ng Kuda Serie kung saan pwede nila tayong gamitin. Gagamitin lang nila tayo ganun sa pagpapromote ng mga products at pwede silang makipag-partner sa atin at tayo din ay pwedeng maghanap doon ng mga brand partners. Ano pang hinihintay mo? Use my code Kuda Serie. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Parang broken-hearted ako noon. Naalala ko pa as in. Naiyak ako nito kasi parang mga 1 week pa lang. Tapos biglang meron akong kasi Sentrist ang dami ng artista. Lagi may mga nagsushooting, ganyan. Tapos, tinawag ako nung friend ko. Sabi niya, si Daniel nasa baba, shooting ng parang summer, ganyan.
As in, baba. 2018 to ha. Eh, may trabaho ba ba si Tanga? Nakinoon-noon. Kaya galit-galit ang boss sa'yo. Kaya nabidyohan pa ata ako doon sa summer special na yun dahil naiyak talaga ako. Like, Daniel, Daniel. Shout out kay Tita Carla kasi na-witness niya to. Tapos parang feeling ko, alam mo yung, si parang feeling ko, ano, meant to be, na makita ko siya. Oh, kasi nga, kasi parang, broken-hearted ako. Oo, tapos parang, feel, ang arte ko noon, feeling ko sinave ako ni Daniel, pinasaya niya ako, mga ganun. Kaya arte. Ito, iba yung ano, iba rin kasi yung parang iba rin yung happiness na nadadala nila sa atin. Oo. No. Ako sa akin totoo. Kaya nga yung kaya feeling ng mga tao, kaya ako nagtrabaho sa Cebuano Lovilla kasi endorser si Sarah. Parang pero ako sobrang yun talaga parang yung parang mas napalapit ako kay Sarah noon kasi talagang kapag may mga rehearsal siya, mm-hmm. napunta kami para videohan siya. Kasi parang mas nakikita. Uh-oh. Nakikilala. De, parang nakikita mo siya ng as a person lang. Tapos parang yun, iba talaga si Sarah Ron. Ako wala naman ako nakaaway. Sobrang nakakaya. Mga sagutan lang sa comment section naman yun sa akin. Pero ako te, wala naman. Parang marami kasi din akong friends na parang yun ang aasar talaga. Kasi nga alam nila fan na fan ako ni Sarah. Mm-hmm. So parang sabi nila pangit ganyan. Tapos retokada, ganyan. Eh ako naman, ano, siyempre ako yung magtatanggol. Oh, paano naman kunyari, ano nagiging reaction mo kapag may malaking issue yung fina-fan mo? Paano mo pinagtatanggol mo ba yun? Para meron ka na bang finan, tas nung nagkaroon ng issue, na-off ka, hindi mo na siya finan? Mga ganun. Wala. Kasi nga, hindi naman ako super fanboy ng ibang artists na. As in, ano, as certified Sarah Geronimo fan lang talaga ata ako. Na. Ako naman, di ba may issue si DJ sobra. Dati? Na alin parang dyan? Yung na-record na maganood. Yung tumbong. Oo, yung kay Jasmine Curtis ata yun. Ako naman nun, parang hindi din ako parang tumiga sa pagka-fan. Hindi ko rin alam, hindi ko na maalala anong nangyari sa akin nung parang na-off ba ako. Yung parang lahat galit si Daniel. Hindi naman ako parang naging... Hindi na yata kasi ako sobrang fan nun, nung na-issue yun. Mm-mm. Parang hindi na ako yung todo fan. Pero hindi naman ko siya inan-fan. Inan-fan? Unstan? Ganun. Ano? Pero hindi ko rin siya mapag-kasi... Ang ko nun, parang normal siya na tao na nagmumura. Nagmumura kasi siya nun eh. Mm-mm. Nagmumura na... Parang normal na ginagawa nga ng mga lalaki nag-uusap-usap pang may magandang... Yung mga parang ano nga, ang tawag doon sa ganun? Locker room talk na na-record. Mm-hmm. Na alam mo ba yung mga nag-record nun, dati niyang mga friends? Kasi nakita ko rin kung sino yung mga una niyang barkada. Eh, hindi niya na barkada. So, ibig sabihin sila yung nag-release nun. Mm-hmm. Nung ano na yun. So, nagalit ka rin ba din sa mga kabarkada niya na yun? Hindi naman. Parang wala naman akong feelings. Bahala kayo. Eh, a good thing kasi kay Sarah naman, wala siyang mga ano, yung malalaking issues. Parang yung sobra. yung mga issues niya, hindi siya ang may issue, si Mami Divine. Hindi naman. Meron siya mga issues, pero ewan po, siguro maganda din yung PR talaga ni nung company niya na talagang hindi lumalaki, parang tahimik lang siya, nagda-die down na lang basta yung issues niya. Diba? Ito parang naman ba? Te, bilang nabanggit natin yung mga merch, ganyan. Mm-mm. May ano yung feeling mo, pinakamahal mong nagastos dahil sa pagka-fanboy mo kay Sarah? Siguro concerts talaga. Yung concert talaga niya. Ano pinakamahal mong ano? Hindi ko naman. Mga 4,000 siguro. 3,000 plus. Yung medyo malapit na... Nag-ano talaga kasi ako yung ano eh, yung nag, ang tawag dito, nag, parang kapag ka ano, pagka may concert siya, nag-iipon, or parang nagre-ready, tapos gusto ko talaga na nasa unahan, yun lang. May, minsan may time kasi na parang, ano ba yan, may time na parang ambilis, kapag ka, kunwari si Daniel, kunwari si Sarah, pag may concert sila, yung mga fans niya parang ambilis uhaw na uhaw. Oo, dapat mabilis ka. Ang bilis na ubos. Eh, hindi naman yung parang nung bata-bata naman tayo. Hindi naman yung 3,000. Kapaglabas agad ng 3,000. Hindi, oo. Pag-iipunan mo yun eh.
About sa mga gamit, sa mga things, merch, ganyan, gumastos ka ba kay Sarah nang bumili ka ng CD, mga ganun? CD? Oo, CD. Yung mga ganun. Mga kung ano-anong, mga kung ano-anong available din na pwedeng, dati noon kasi yung CD sa mga CDR King pa. Ay, CDR King. Sa mga oldies. Ibang mga, CD. Ngayon di na kasi pirata. Uso masyado, no? Oo, oo. Ngayon online na lahat, di ba? Oo. Parang ano, ikaw ba, ano bang mga nabibili mo? Nabili mo na sa ano, for Daniel Padilla? Hindi lang kay Daniel, ha? Hindi lang kay Daniel. Ikaw, ano ka kasi? Alam mo, yun nga, eh, parang ngayon, ang saya maging fan ngayon kasi ang daming mga merch, ang daming available na, kasi nung mga fan tayo, nung medyo bata tayo, yun lang, CD, hindi, wala masyadong available. Pero tingnan yun, pag nag-search, pag nag-search ka sa Shopee, kung yes. Ano yung fina-fan mo, best, oo. Meron lahat, t-shirt, sticker. Kasi ngayon naman, sasabihin ko na ako ay fangirl ng SB19. So, bilang minimalist, hindi ako masyadong nagbibibili ng merch. Pero kung ikaw nga, kung gusto mo bumili ng merch, minsan natutukso ako, lahat nasa Shopee na. At ito mga kuda, malapit na ang 6-6 sale ng Shopee. Yes, tama. Very timely sa mga magpa-fanboy at fangirl kasi sigurado available yes. Sa Shopee ang kahit anumang ano mga merch na sinasabi ni Jazz. Tulad ng ano bang mga merch kaya na mga stickers, light stick, kahit BTS yan, Blackpink. Sabi ko nga ngayon, sobrang swerte ng mga fangirls kasi napakadali talaga. At alam mo ba ito, Dustin, good news. Si yes. Padmetrics, napili tayo. Na mamigay wow. Ng 100 pesos off na voucher wow. Sa mga gagamit ng Kuda Serie code. Te, napakaswerte ni Kuda Serie. Ano ba ang Kuda Serie code? Ito ha, gagamitin nyo lang. Kung first time nyo mag-Shopee or gumawa kayo ng bagong account, sa mga first time users to ha, meron kayong 100% off voucher with a minimum spend of 400 pesos at gamitin nyo lang ng code na Shopee66Kuda. Ito na sa 66 mid-year sale from June 1 to June 6. Add to cart na! Congrats. Maganda yan. Add to cart na. Tapos yung 100 pesos na matitipid mo, pwede mo pa siya ulit ipambili ng iba pang items. Tama, yes. Ano? Pwede mga merch, pwede mga gamit merch. Sa bahay, ganyan. Ito, mga dahil, posters. Yes. Alam mo, promise. Ako kasi lagi, natutukso ako sa SB19 talagang, kasi nga SB19 ang pinaano ko ngayon. Ang dami talagang posters, t-shirt, lahat ata ng gamit. Pero ayun nga, medyo minimalista na ako. Bumili lang ako ng bucket hat. Anong bucket hat? Yung hat na. Ayaw ma parang ano, malalaki. Yung sombrero na uso-usuhan sa mga kabataan Pinoy. Hindi na kabataan. So ayun na, hindi ka na... Eh, nakita mo na yun. Basta alam mo yung bucket hat. So, itong 66 mid-year sale, ay nako, mag-add to cart na kayo dahil sa simula June 1 to June 6, may daily 1 peso deal sila. So, abangan nyo yan. At pwede rin kayo magkaroon ng 20% cashback at free shipping with zero minimum spend. At ito pa, mga ka-justers, last na, balik ang kwentuhan na tayo sa Pupuman, ay you can use my special link for the... Our special link, my friend. Na hindi ako sanay masyado. Okay lang. Na, bago, first time pa tayo. Shopee 66 sale. Para sa Shopee 66 sale, meron tayong special link sa Kuda Serie na podlink.co/GMJ. So, ayun na, add to cart na. Bili na kayo ng mga merch. Na. Kung ako sa inyo, download nyo na yung Shopee na app and mag-start na kayong maghanap ng mga merchandises. Merchandises? Meron bang mga fan. Merchandise nyo. Na kung merchant ano. Equipments. Charot. Equipments. So, ayun yan, Dustin. Ito ba? Ito, sige, ito. Meron ka namang moment na, eh, parang nabanggit mo kanina kasi na parang umiyak ka dahil nasira. Meron ka pa parang emotional na naramdaman emotional. Dahil oo. Sa pagiging fanboy mo. Oo. Kasi, kailan? Last, yung huling concert ata ni Sarah to sa Araneta. Hindi ako sure kung ito yung... Ang pangalan ng concert ay From the Start ata. Hindi ko na matandaan or This Is Me. Basta isa sa mga huling concert niya. Tapos parang ang opening song niya doon is Dulo. Tapos parang
parang yung lahat, yung, parang di ka, di ano, una, hindi ako naiiyak kasi ang galing ng pagkakakanta niya. Pero yung mga fans niya talaga, parang nalulungkot, naiiyak, kasi nga parang ang meaning ng dulo is, ay parang yung lyrics ng dulo ay, parang narating na ba natin ang dulo? Bakit di pa maamin ang, ng puso? Parang ganun. So parang ang feeling ng mga tao, parang ah, nagpapaalam na ba siya? Last concert na ba niya to? Tapos parang yun, parang pati ako nun nalungkot na parang shit. Tapos parang todo bigay kasi siya sa pagkanta ng song na yun. Tapos parang yun na, parang shit, ano, ano ba, hindi na ba namin siya ulit makikita as a fan? Parang ganun. Yun, talagang... Naiyak ka talaga, ako, legit. Na, medyo naluha ako nun, medyo naluha ako nun. Tapos all throughout her concert kasi iba yung energy na binibigay niya. Kasi yun yung time na ano eh, feeling ko yun yung time din na yung parang feeling niya is nalalaos na siya, parang ganun. Or parang ang yung ba yung may emotional kineme siya? Yung may oo, emotional din, siyang pinadalaan. Sa ibang bansa na yung nangyari eh. Ibang bansa na yung nangyari. Pero parang yun yung time na parang hindi niya alam may manonood pa ba sa akin, gusto pa ba ako ng tao. Kasi hindi na rin siya yung parang super active, parang ganun. Pero yun, napatunayan niya yung ano, yung bankability talaga niya. And yung iba siguro sa fans ni Sarah eh, parang willing silang gumastos. Kaya parang sobrang solid, parang ganun. Alam mong fanboy, fangirl talaga. Kasi talagang willing maglabas ng pera kahit anong, nasan mang ano, economic status sila. Parang yun nga, te. Meron talagang mga, eto ha, siguro hindi na ako masyado ito, yung mga fanboy, fangirl na kaya talagang maglabas ng pera para sa idol nila. Wait lang, te, yung aso ko umiiyak. Wait lang. Ayun nga, te, na may mga willing ng... may mga willing talagang gumastos, may mga sumasagot ng mga debut, ng mga idol nila, no? Parang, totoo. Parang dun mo nga talaga mapapatunay, ano, sobrang gusto mo tong isang ano na to, na fina-fan mo. Talaga. So, ayan, ako parang talaga tunay, mga, mga The Voice, di ba, syempre, coach si Sarah, parang gusto mo rin manalo yung Team Sarah, gano'n ka. Pero yung time na, si Clarice, binoto kayo si Clarice. Sila ano para kailangan manalo siya over Coach Lee kahit Coach hindi mo bet Pam. Kahit hindi mo bet yung kay Coach Sarah ay ang lala nun kaya yung mga popstars budol eh oh, pero kasi yung mga ano naman ni Sarah mga contestants or mga under naman deserving naman man hello ganyan siya pag binatago niya si Sarah so eto naman ikaw ba may tanong ka? Ako lang nag-produce. Ako nag-tanong din ako. Grabe ka naman. Eh kasi yun lang din naman yung mga tanong ko, di ba? Siyempre. Oo. Hindi. Eh, ikaw, kumare, si Daniel, pag nasuportan mo ba siya ng solo lang siya? Oo, tayo, hindi ko bet si Catherine dati. Nung concert niya, nairita ako na parang ang surprise si Catherine. Parang, lately ko na lang na ano, Katniel na ako nung nanonood nung may mga movies na sila o nga iba talaga yung chemistry saka yung got to believe yun nagpaano sa akin believe. Na Katniel hindi na ako Daniel lang talaga ako Katniel talaga dahil grabe yung chemistry nila kasi di ba parang dati ang tingin kay Catherine Pabebe ganyan pero hanggang sa gumaling na rin si Catherine so ayun. Feeling mo na dala ni Daniel si Catherine. Hindi ko alam sa... Hindi, ngayon, parang ngayon ha, mas magaling na umarte si Catherine. Magaling na rin si Catherine. As a fan ni Daniel, ano yung proudest moment mo para kay Daniel? Ngayon, alam mo yung naging parang proud ako ko ngayon kay Daniel kasi pag nanonood ako ng interviews niya or mga vlog, grabe yung wisdom. Kitang-kita ko yung pagka-fan. Grabe yung wisdom. Parang sabi ko, shit, tiyak tuloy ako ngayon. Parang ang lalo na talaga nung ano, yung interview ni... Naiiyak. Yung vlog ngayon lately niyang ano, ni Katrina, parang asking my partner, parang questions I've never asked before. Grabe yung mga sagot ni Daniel. Parang ang mature niya na ganun. So parang nakaka-proud na naging ganun siya pag ano niya. Feeling ko kasi nung mga bata siya, yung mga issues sa kanya, parang pwede naman maging totoo talaga kasi Diyos ko, isipin mo simula teenager sila, artista na sila. Saka pero, iba rin naman kasi na ngayon. Kasi, di ba, parang ngayon kasi konting issue lang talaga, kakalat na.
because of the parang channels na meron tayo. Noon kasi parang kaya pa siyang fashion police lang. Oo. Fashion police lang. Eh ngayon konting kibot mo lang, 'di ba? Ako, ayun yung proudest moment ko kay Daniel na grabe na yung wisdom niya. Talaga, wow. Yung nag-mature na siya talaga as a person. Tapos may mga business na siya. Hindi na siya bata. Oo, yung mga business niya. Though hindi ko man siya doon nasusuportahan. So, Daniel, kung nakikinig ka nito. Naiyak ako nung talaga nung sinabi ko niya yung grabe yung wisdom niya. Oo, kasi parang, talagang grabe yung conviction. Oo, saka kasi siguro kasi nakita mo siya mag-grow. Yun talaga siguro at the fan. Parang, ang sarap din makita na nag-grow yung fina-fanboy mo. Ako kasi parang ako sobrang happy ko din nung kinaya ni Sarah na parang maging independent, talagang kumawala. Kasi di ba, ever since parang ang feeling natin sa kanya, parang oo lang siya, yes lang siya nang siya, yes sa mga tao, parang ganun. Tapos parang nakita mo na siya ngayon na ginagawa niya na yung mga gusto niya. Wow, yun lang din, nakakatuwang makita. Totoo. Wow. Totoo nga, pag nasubaybayan mo talaga. Eto naman, te, anong masasabi mo dun sa mga tao na nababaduyan, na jojologan kapag may fina-fan ka? Yun nga, te, yung mga ibang tao na pag international yung fina-fan mo, ang cool mo, tapos parang ganyan. Pero pag Pinoy, iba, kadiri, ganyan. Ano masasabi mo dun? Kasi marami akong masasabi. Ako, sa akin kasi, noong una, parang ganun din naman. Parang ako, honestly, parang ganun din naman ako dun sa ibang fans na parang, ano ba yun? OA? Baduy? Kasi, ang baduy, bakit Pinoy? And di na, wala naman din ako, hindi naman ako fanboy ng mga foreign artists. Parang ganun. Tapos parang akin, wala naman kayong pake kung sino yung gusto ko. Kasi ako, nagpa-fanboy ako. For sure, ikaw, meron ka rin fina-fanboy or fina-fanboy. Hindi mo lang, parang hindi lang, siguro hindi lang tayo same level ng pagka-fan, pero one way or another, meron kang gusto, meron kang isang bagay, isang tao na interesado ka doon. At parang ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa ng mga fans. Diba? Parang ganung ano. Saka, wala lang. Bakit mo papakilaman yung ano, kung saan masaya yung ibang tao, diba? Yun niya. Yeah. Ako talaga, parang, kung may fina-fan yung isang tao, hayaan mo siya. Parang, kung wala naman yung natatapakan. Pero, minsan nga din kasi may mga parang nakakalimutan na yung work, nakakalimutan na yung studies, lalo pang mga students. Kung dapat parang mas maging inspiration mo sila. No? Parang, iba naman kasi yung ganun. Mapa-K-pop man yan. Though, ito naman, fanboy, fangirl in general. Pero kasi kami ni Dustin, yun ang mga fan namin talaga, Daniel. Ganyan. May mga local. Pero may time naman din ako na para mga indie bands naman, ganyan. Ikaw, indie. Marami ka ng finan. Marami akong finan. Parang ang maganda kasi sa local mong fina-fan, pag local ang fina-fan mo, mas madali mo silang ma-meet, mas magagawan mo ng para aabot kamay. Kunyari, pinakamasaya ako nung nag-fan ako ng indie bands kasi parang apakadali nilang puntahan, apakadali mapanood sila. Hindi katulad nga na pag ang laki na masyado ng fina-fan mo na lang, Daniel, te, makipagsiksikan ka pa. So, happy din ako dun sa local indie band face ko na. Kasi nakikilala mo talaga sila. Oo. Yan, diba? Talagang parang kung na-enjoy mo talaga yung music tapos ayun yan, madaling ma-reach out. Ay, madali man, oo. Saka parang support local. Ako kasi talaga support local ever since. Kaya ngayon nga ang aking fina-fan ay SB19, di ba? Kanina pa ako SB19. Oo nga eh. Si SB19. Shout out Ken Susan, yung bias ko. In fairness naman talaga si SB19. De, alam mo. Talaga sila. Ako nakikinig din ako ng music nila. Iba, parang music talaga, okay na. Nung nakinig ko, magaling talaga at saka napalad mo sila sumayaw. Pero te, feeling ko magiging fan ka talaga pag kinilala mo yung fina-fan mo eh. Nung napanood ko yung interview nila, wala, sunod-sunod na ako. Sobrang gusto ko yung personality nila each. Tapos, kung paano sila sumagot ng interviews. Pero baka nga trained na rin. Kasi nga, di ba, Korean trained sila. Pero parang, sobrang galing nila as doon mo malalaman na fan ka. Oo, doon mo malalaman kang fan ka. Pati yung personal nilang buhay, gusto mo malaman. Di ba? Totoo, yun. Yung parang gusto mo research ka. Oo, todo research ka talaga. Sensor na, mula anong bagay.
Ah, ito gusto pala. ko rin yun noon. Anong naramdaman mo nung kinasal si Sarah kay Mateo? Masaya ako. Honestly, hindi ka naiyak? Masaya ako. Hindi, hindi naman. Happy talaga ako sa kaya. Pero kasi parang dami, matagal na yun eh. Matagal na may na issues. Tapos parang marami na akong bilang source, parang nagre-research, nagre-research na rin ako. Tapos yung parang nagkatotoo na parang happy ako sa para sa kanya. Yun lang, may mga issues pa na lumabas noon. Pero ang galing, wala ka narinig from them. Diba? Diba? Tapos parang nakita, ang yung gusto ko, ako yun talaga yung gusto ko rin kay Sarah. Parang sobrang positive ng image niya. Simula nung magsimula siya, until now, na talagang, parang she's an inspiration talaga for role model all generations. Talaga. Uh-oh. So, uh-oh. Tapos, ibalik lang tayo dun sa mga ano bashers pala. Parang, naisip ko lang, bashers talaga, yun sa mga, yung feeling nila na zoologs yung or nababadoin sa pagto-fan. Kasi parang, ang naisip ko lang, parang, hindi porket hindi mo gusto, ibig sabihin ay hindi pangit na siya na okay. Uh-huh. Oo, pangit na yun. Parang, iba-iba kasi tayong yun taste. Nga eh. Uh-huh. Oo, iba-iba tayo ng preferences. And we need to respect each other's preference. Pero as long as, wala, kunwari, as a fan, hindi naman kita, bakit nasaktan ka ba kapag naging nanood ako ng concert ni Sarah? Nasaktan ka ba nung bumili ako ng CD ni Sarah? Hindi naman, di ba? So, hindi naman ikaw ang nagagastusan. Oo, kung di mo gusto, hindi ka masaya nakikita yung post ko about it, edi follow mo. Ayun niya. Kung naiirit ka na sa akin. Yun. Ako medyo ano ko din yan eh. Kapag hindi ko nagusto yung pinopost ng isang tao para hindi na rin sumama yung ugali ko, ina-unfollow ko na sila kasi ayoko na din ng... Tapos kung ako naman, kung hindi nyo gusto yung mga pinagpo-post ko lagi sa IG story na SB19, edi i-unfollow nyo ako sa IG. Uh-oh. Para mga parang, ganun. Bakit ko naman po problemahin yung pagka-feeling mong baduy sa akin? Hindi naman kita. Di ba? Yes. Yung mga ganung bagay. Oo, matatanda pero naman na tayo yun, din. At the end of the day, hindi naman natin maaalis sa mga tao yun. Meron at meron silang masasabi. Pero yun nga, parang sinasabi nga, parang there are things na you can control. So, yes. Ayan, mo lang sila, di ba? Ako talaga, let people enjoy things. Ano talaga, yeah. Kung saan masaya yung tao, di, hayaan mo sila. Kung di ka natatapakan, wala ka namang natatapakan, di ka naman nila inaano. So, ako, siguro tayo yun yung pinaka-main message natin. Kanya-kanya tayo ng pinaka. Siguro yung sa atin, medyo specific lang na Daniel, Sarah, ganyan. Uh-oh. Pero feeling ko marami din mga nakikinig sana na mga, ano, share nyo sa IG stories nyo kapag share nyo to. Oo. Ano yung pinakaginawa niyong malala na pagiging fan? Saka sino ba yung fananboy at fangirl niya? Oo, so parang, yun na lang. Masarap marinig din kung tingnan natin kung pa-fanboy at pa-fangirl. O baka tayo, meron din dyan na fan din ni Sarah o di yung pa-popstars ni usap Dustin. Tayo. Usap kayo ni Dustin. Ako ni Daniel, ganyan. So, ilang usap albums ba meron ka ni Sarah Herodin? Wow, payabangan pala. Dito, nung nasa Cebu na lawyer ako, laging may mga ano, pagka naghalungkat ka ng mga gamit, may bilang endorser si Sarah, may mga CDs na may pirma ni Sarah Herodin na pinamibigay. So, masaya. Hindi, ang dami mo nakuha. Oo, pero hindi ko na matandaan kung nasan eh. Tapos syempre, pag nagko-contract signing si Sarah, parang shit, starstruck ka. Pag may TV commercial si Sarah, gusto mo ikaw yung magko-cover. Pero swerte mo din sa work mo na yun. Oo, tanda ako nung unang rehearsal ni Sarah na ipapa-cover sa akin dapat. Siguro, parang hindi dapat ako yung ipapadala. Tapos yung isang supervisor, ginawa niya ng paraan na ako yung mapadala doon sa pagko-cover. Tapos yung parang first time mo siyang makita, parang shit, ito na siya. Kasi hindi naman si Sarah Ron. Hindi naman. Yun yung pinakamalapit mo kay Sarah. Akong pinakamalapit ko kay Daniel nung 2018 sa shooting nung summer special na tumatalon-talon sila doon sa bilog-bilog na mga ball pit. Ako, binibiyuhan ko talaga si Sarah face to face kasi kailan ng greetings. Tapos nakita ko rin si Rachel Ango, si Eric Santos. Ako, naiyak talaga ako. Dahil siguro emotional din ako. Tapos parang yun na yung pinakamalapit ko kay Daniel. Ay, hindi pala. Nung mga bata pa. Yung mga picture. Pero yun na, matanda na siya. Yun. Tapos nakita ko pa siya yung Basta parang, doon ko napatunayan na iba si Sarah pag nagpe-perform. Kasi yung isang rehearsal niya, yung parang may sinasayaw siya, sobrang sayaw siya. Tapos pag patay ng music, umupo lang siya sa isang gilid. Tapos sabi niya sa amin, kain po tayo.
Ganon. Sobrang hinhento. Parang halimaw talaga pagdating sa stage. Wow, paano? Lumalabas yung pagka-popstar ko. Eh, oo. Medyo ito na. Oo. Oo nga, te, alam mo naman na napaklosing na sana pero ang dami ko pang story. Parang kulang. Sabi ko sa'yo, alalahanin mo muna lahat ng fun boy moments, man. Parang tayo, parang makina lang yan, nag-init muna. Pero yun, sobrang daming fanboy, fangirl. Tapos gusto din natin marinig yung mga stories nung iba. Yun, i-share nila sa atin yung mga stories. Baka kasi hindi lang tayo. Ng oo. Ang sarap din kasi makita or marinig na, ay, hindi lang pala ako yung ganito. Diba? Iba-iba man tayo ng fina-fan. Parehas din natin yung ginawa. So, ayun, mga koda, sana na-enjoy nyo tong episode na to. At kung meron nga kayong mga gustong i-share na fangirl moment, share nyo lang sa @kodaserye Instagram. Tag nyo kami when you share this episode. Yes. So, pwede rin nila yung, pwede rin magkaroon tayo ng pag-share nila, mo to, just sa iyong, sa iyong Facebook page na Just Averilla. May parapol ka? Wala. Album ni Sarah? Wala. Pag-share mo to sa Facebook page mo, pwede rin sila dun mag-comment or kaya dun sa iyong sa ating after podcast. Kuda Group. Kuda Group. Diba? Yes, member ka ba? So, member ako noon. Yun, mga adjusters at mga kakuda, you can listen to Kuda Serie on Spotify, Apple Podcast at Google Podcast. You can also watch this video on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Amerilia. Yan, di ba siyempre, nabanggit ni Jazz last time na pwede kayo mag-share ng mga tula ninyo, mga stories ninyo at kung ano-ano pa na gusto nyong i-share na pabasahin namin dito sa Kuda Serie Podcast. Paano ba ito i-share? Send your, kung naririnig mo to entry sa tinyurl.com/kudaserye.nmt Yun. Tapos pwede nyo rin yan, kung malakas ang load nyo, pwede nyo rin i-post sa ating after podcast Kuda Group sa tinyurl.com Kuda Serie FB Group. Tama ba? Tama naman. So, ayun lang, ang dami namin papromote and use our Shopee link, mid-year sale. Alam ko, mga nag-bonus na kayo, gamitin nyo na yan ang aming 100%. Tama. 100 pesos 100%. Off. Lagi ako 100%. Kaya, baka sa'yo singilin. Baka sabihin libre. So, ayun. Yeah. Till our next kuda. Bye, mga kuda. Mga ka-justers. Tinatanong pala, anong tawag daw sa mga fans mo? Kung ako hindi ko pa nga justers. Alam. O, pa nag-iisipan pa po namin yan. So, ayun na. Bye, mga kakuda. May naisip na ako, pero ikaw... Next time na. Okay. Wow. Next episode i-reveal. Yes. Thank you mga kakuda. Bye. Bye-bye.